Okay, magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan, sa lahat po ng nanonood. Live na live po tayo ngayon via YouTube. At maraming salamat sa pagdalo sa ating webinar. At ang pamagat po ng aking paksa ngayon na pag-uusapan po natin ay ang paglikha ng mga pinalaton po ng kalamitang pangturo tungo sa sariling pagkatuto ng mga mag-aaral. Pero bago po yan, next po. Next please. So bago po yan, isang maalab na pagbati po sa inyong lahat. Ako po si Sir Jobert Balonsay, isang professor ng Catanduan State University. So ito po yung mga dagdag na information tungkol sa akin. So meron po akong tatlong Facebook account. Lahat po ako yan. Kung meron pang iba dyan, fake account na po yun na mga kumahala. So yan pong main account ko po, yung Jobert R. Balonsay. Tapos yung dalawang karagdagang account ko po, yung Dr. Jobert Balonsay at saka yung Dr. Trevor Schweltel. Ako pa rin po yan. Binaliktad ko lang po yung first name at saka in English ko lang po yung aking apelyido. Tapos meron din po akong FB page. Palike na lang din po. Utang na loob. yung Dr. Renz. And then, naka-flash din po yung aking cellphone number if ever po. Merong gustong mag-invite sa akin para sa seminar. Free ko pong ibinibigay ang mga lecture sa campus journalism, sa research or pananaliksik, maging po sa pagsusulat ng baybayin. Kasi advocacy ko rin po yung palaganapin yung pagsusulat ng baybayin sa mga paaralan kasi nalilimot na po itong bahaging ito ng ating nakaraan. At syempre, meron din po akong YouTube channel, Utang na Loob, subscribe naman, yung Prof. J. Academy. Nandyan po yan. Nilalagay ko po dyan yung mga output ng aking mga estudyante sa mga subject naming masining na pagpapahayag. So yun, simulan po natin ang ating lecture sa hapong ito sa isang katotohanan na hindi po natin maiwawaksi. Sabi dyan, sa pagtuturo hindi kayayaman sa salapi. Naniniwala po ba kayo dyan? Siyempre, naniniwala tayo. Sa pagtuturo, hindi kayayaman sa salapi. Subalit, yayaman tayo sa napakaraming bagay. Ano po yung mga bagay na yun? Eto po yan. Yayaman ka sa karanasan. Siyempre, sa araw-araw na tayo ay humaharap sa ating mga estudyante, araw-araw ay karanasan. Araw-araw ay learning experience kasi nakakaharap natin ng iba't ibang klase ng mag-aaral na may iba't ibang katangian na nagmula sa iba't ibang pamilya at iba't ibang kultura. So natututunan natin ang kanilang mga ways, ang kanilang mga lingwahe, ang kanilang mga pag-uugan. Siyempre, yayaman tayo sa kaibigan kasi marami tayong nakakasalamuhang mga kakilala o mga tao sa ating araw-araw na pakikipagsapalaran. Yayaman ka sa pagmamahal kasi minsan may mga katulad natin na tinuturing na idolo ng kani-kanilang mga mag-aaral. Itinuturing na lodi, ika nga, ng kani-kanilang mag-aaral. So yun, yayaman ka sa pagpapahalaga. Hindi lang mga mag-aaral, kung ikaw ay teacher, alam kong meron dito mga teacher sa baryo, mga teacher sa malalayong lugar, na hindi lang mag-aaral ang nagpapahalaga sa kanila, kundi pati yung mga magulang, di ba, ng mga mag-aaral na natuturuan po nila. Siyempre, yayaman ka sa kaalaman, hindi natatapos. Pag ikaw ay teacher daw, ang pagkatuto ay walang hanggan. Parang teleserye lang. Ano? Ang pagkatuto ay walang hangganan kasi lagi-lagi tayo ay nag-aaral, lagi-lagi ina-update natin yung ating kaisipan sa mga bagay-bagay na kailangan natin matutunan. Halimbawa, itong webinar na ito tungkol sa paghahanda ng kaganitang panturo ay isang paraan ng pag-update natin sa ating kaisipan tungkol sa iba't ibang trend sa larangan ng edukasyon. Okay? Yayaman ka sa mga hamon ng buhay. Siyempre, sabi nga natin, bawat individual sa loob ng ating silid-aralan ay may kani-kaniyang kakaibang katangian. At bawat isa ay kinakailangan nating pakitunguhan. At yun ay isang matinding hamon. Ang dinaranas natin ngayon na pandemya ay isang malaking hamon para sa atin. Alam po na karamihan sa atin ay gustong-gusto nang bumalik sa loob ng silid-aralan. Gustong-gusto nang magturo, kaya lang hinahadlangan tayo ng pandemya. Diba? Kinakailangan pa rin natin isagawa yung social distancing, yung pag-iingat sa mga bata. Kaya mga kaibigan, nandito tayo ngayon, pinag-aaralan itong self-learning modules kasi isa ito sa mga tinatawag nating option kung paano tayo makapagtuturo pa rin sa kabila ng malayo tayo sa ating mga mag-aaral. Bagamat yung pagbabagong ito ay medyo mahirap tanggapin kasi syempre sanay tayo sa face-to-face na interaction sa loob ng silid-aralan,
Pero wala eh. Wala tayong magagawa. Kaya kaysa walang matutunan ang mga bata, nakatengga sa kanilang bahay, at least meron tayong naipadadala sa kanilang mga tahanan at matuto silang mag-isa sa mga kagamitang panturo na sarili po nating gawa o gawa ng ating mga kasamahan sa trabaho. So pwede po yun. So yayaman ka sa kagamitan. Sabi nga ng aking dakilang guro na noon sa doktoral na mangulekta lang tayo ng mangulekta ng mga aklat kasi syempre bagamat hindi tayo ganoon katalino kasi hindi natin mamimemorya ang lahat, at least may mga aklat tayong pwedeng paghanguan ng impormasyon. Diba? So mas mainam ang maalam, ika nga, sa larangan ng pagtuturo. So yun ang mga kayamanan natin na hindi sa atin makukuha ng kahit na sino once nataglay na natin yung mga bagay. Next please. So yun. So sabi nga ni Professor o Dr. Patrocinio Villafuerte, isang dakilang manunulat at alagad ng panitikan, sabi niya, subalit kung gusto mong madagdagan ang laman ng iyong bulsa, sabi niya, magtrabaho ka sa gabi. Pero sabi ko, anong klaseng trabaho sa gabi? Magpo-pole dance ba tayo? Siyempre, hindi tayo magpo-pole dance. Ang pagtatrabaho sa gabi na tinutukoy ni Dr. Pat Villafuerte, itong mga bagay na to. Sabi niya, siyempre, magsulat ka. Magsulat ka ng nobela, magsulat ka ng tula, magsulat ka ng aklat, ipadala mo sa mga publishing house. Pag na lathala, ay pwede kang kumita ng tinatawag ng royal. Manaliksik ka. Ayun, parang ganoon. Yung pananaliksik mo ay pwede mong ipresenta sa iba't ibang sa iba't ibang pamantasan, sa iba't ibang konferensya. May mga pamantasan na kapag ikaw ay research presenter, bibigyan kanila ng insentibo. Yan, gumawa ka ng mga aklat o sumulat ka ng mga aklat. Ito ginagawa na natin po, ito mga kaibigan, at tatatamasa na natin yung balik ng pagsulat ng mga aklat. At gumawa ka ng kagamitang panturo, syempre. So yun, pag nagustuhan ng mga co-teacher mo, pwede mong inimbag, kahit na self-publish kung tawagin, ang iyong mga kagamitang panturo, katulad ng module o kaya iyong SIM, o tinatawag nating strategic intervention material sa Pilipino, ay mungkahing kagamitang estratehikong kagamitan sa Pilipino. Parang gano'n. Mungkahing estratehikong kagamitan sa Pilipino. Nahirapan ako i-translate yung SIM. Anyway, so yun po ang mga pwede natin gawin. So ang last dyan, gumawa ka ng kagamitang panturo. Yan po ang magiging focus ng ating panayam sa hapong ito. Okay, sunod po. Sabi dyan, kasi sapagkat saganang akin bilang isang guro sa wika, alam ko maraming nanonood po rito, maraming nag-register na mga nagtuturo sa Filipino, sa English, sa literature, sa panitikan, sa Rizal, meron ding sa math. Alam ko, may nag-PM sa akin na kaklase ko, math major, pero manonood po siya ngayon, nag-register po siya. Meron din pong sa biology. Kahit na ano po ang major natin, pag guro ka, pwede kang mag-multitask. Hindi ka lang teacher, kundi isa ka pang manunulat. Isa ka pang manunulat, mananalumpati, araw-araw na ginawa ng Diyos, nasa loob ka ng silid-aralan, at ikaw ay nag-lecture, nakikipanayam, para ka na rin nagtatalumpati sa harap ng iyong mga mag-aaral. Siyempre, makata, may mga makatang guro, may mga komedyanteng guro, yun, ganun. May mga mandudula o mga dramatistang mga guro, may mga nobelista, may artista, may mamamahayag, at napakarami pang iba. Sabi nga sa Prof. Ed, diba, tayo bilang mga guro, tayo ay manager, facilitator, guidance counselor, at marami pang iba. Marami tayong tungkulin sa ating mga estudyante. Yun. Next po. So sabi dyan, sa ganitong paraan, mas nalilinang ang kakayahan ng kabataan at mas maipakikita sa kanila na ang iyong itinuturo ay hindi lamang mga teoryang pang-aklat, kundi isa lamang mga kundi isang bagay na ginagawa at kaya mo ring gawin. Parang gano'n. Ano? So syempre, nakakahiya namang magturo ng pagsulat ng tula. Halimbawa, sa atin sa mga Filipino teachers, kung tayo mismo ay walang maipakikitang sarili nating sinulat na tula. Mahirap naman magpasulat ng essay kung tayo mismo ay walang naipakitang sarili nating na isulat na salaysay. Parang PE teacher din na mahirap ituro ang swimming kung tayo ay nasa labas ng pool. Di ba? Mas masayang ituro ang swimming kung tayo ay lumalangoy. Mas masayang ituro ang paghuhuli ng isda, kung ganun man, halimbawa, kung tayo mismo ay marunong. Di ba? Hindi natin maibibigay ang isang bagay na hindi natin taglay. Sabi nga sa English, we cannot give what we do not have. So sabi dyan, mas malilinang ang kakayahan ng kabataan at mas may pakikita sa kanila
na ang iyong itunuturo ay hindi lamang mga teoryang pang-aklat, hindi ka bukis, hindi puro book, hindi puro aklat, kundi isang bagay na kaya mo rin gawin. So mas natututunan ng bata ang isang bagay na praktikal kaysa sa narinig lang, kaysa sa binasa lang. Mas natututunan din yung isang bagay na sila mismo ang gumawa dahil nakita nilang ginawa mo rin. So next po. So ito, nakita ko po ito sa Facebook, sabi dyan, na-inspire lang ako sa quote. Gusto ko lang siyang i-share. Sabi dito, good teachers are the person why ordinary students dream to do extraordinary things. So, yan ba ang sinasabi ko sa inyo kanina sa mga kaibigan. Sabi natin, may mga estudyante na tinuturing tayong pangalawang magulang. May mga estudyante na itinuturing tayong idolo. So sapagkat nakitaan tayo ng pagiging idolo, nakikitaan tayo ng mabubuting katangian bilang isang tao. At na-push natin sila, natulak natin sila upang gumawa ng mga extraordinary things despite sa pagiging ordinaryo nilang pagkakas. So yun, panimula po lang mga kaibigan. So bilang next po tayo. So ang ating mga layunin, eto po yung mga layunin sa panayam na ito sa susunod na mga minuto mga kaibigan. Unang-una, may pakita ang mga pinalatuntunang kagamitang panturo tungo sa sariling pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang focus po ng lecture ko ngayon ay module kasi marami ang pinalatuntunan ng kagamitang panturo. Kulangin tayo ng oras ng isa-isay natin. Although kanina nabanggit na natin yung SIM o Strategic Intervention Material, meron pa tayong tinatawag na KSP. Hindi yun yung kulang sa pansinan. No, tinatawag yun na Kit sa Sariling Pagkatuto o SLK, Sariling Linangan Kit. O yan ganun, Self-Learning Kit in English. Pero ang focus natin ngayon mga kaibigan, since marami ang mga teachers na gustong matuto ng kagamitang panturong ito, yun ang aking bibigyan ng tuon. Kasi yun din ang pinagagawa sa amin sa school namin. Hindi ko na lang babanggitin kung saan na eskwelahan, sa Katanduan State University. Yun po ang pinagagawa sa amin. Kaya yun po ang ituturo natin sa inyo. So number two, may lahat ang mga bahagi ng kagamitang panturong ito. So maliban po sa pagbibigyan ng kahulugan, pati yung mga bahagi at yung paglalarawan sa bawat bahagi. Ano ba unang bahagi? Ano ba yung huling bahagi ng tinatawag nating module? And syempre, may isa-isa ang mga detalyeng nakapaloob sa bawat bahagi. Okay? Good po. Pero bago natin puntahan yung mga bagay na yan, i-revisit po muna natin yung tinatawag na ang epektibong guro. Kayo po ba ay nagre-reflect pa sa inyong mga sarili? Gaano po kayo ka-epektibo? Gaano po kayo ka sa tingin niyo, gaano po ba ka-epektibo ang ginagawa niyo sa loob ng silid-aralan? Kailan ba natin masasabing epektibo po tayo? Sabi ng isa kong dating teacher, epektibo tayo kapag may natutunan sa ating mga estudyante. Kasi kung walang natutunan sa atin ng ating mga estudyante at araw-araw kang nandyan sa loob, nagsasalita, nagle-lecture, halos nagtutumumbling ka na sa pagtuturo pero walang natutunan, hindi ka po nagturo. Pasensya na. Nag-ingay ka lang po. Hindi po yung galing sa akin, galing po yung takaya. Inano ko lang. So, yun ang sinasabi nating masasabing epektibo ang pagturo. Epektibo ang guro kapag merong natutunan sa iyo ang iyong mga estudyante o may natutunan sa akin. So, nagre-reflect pa po ba tayo araw-araw? Tingnan po natin. Ang una, may kaaya-ayang katauhan. Ito po yung tinatawag na with pleasing personality. Syempre naman, lahat naman tayong guro, ganyan ano. Lahat tayo ay magaganda at guwapo. Diba? Sa tingin natin, syempre, masayang disposisyon, may diwa ng paluwag tawa. Ano ibig sabihin ng paluwag tawa? Sense of humor. Alam niyo mga kaibigan, inahanap-hanap po yung mga lecture ko na live kasi doon talaga na ibibwelo ko ang lahat. Dito na nasa loob ako ng kwarto ko, pero alam ko nandyan kayo, nakikita niyo ako. Mahirap ibwelo ang lahat. Sinusubukan ko na kahit paano, palabasin yung sense of humor. Kaya lang syempre, mag-isa tayo. Pero alam ko nandyan kayo mga kaibigan. At sana kahit paano napapangiti ko kayo sa mga pinagsasabi. Kasi syempre, may mga estudyante na sabi, ano man to si sir, boring, ano man to si madam, boring. Kasi siguro, wala tayong ganung katangian. Dapat meron tayong paluwag tawa. Sabi nga ng iba, ang Pilipino daw ay boring. Pero sabi ko naman, hindi sa aking asignatura. Diba? Hindi sa aking klase. Diba? Ako, ang mga history teacher ko, hindi sila boring. Na-enjoy ko yung history teacher, yung history classes ko. Na-enjoy ko yung values classes. Kasi, hindi boring ang mga teachers. Nangangahulugan na walang boring na subject.
meron lamang boring na teacher. So, i-reflect natin, are we boring? Diba? So, dapat taglay natin ito, paluwag tawa o sense of humor. Positibong kapaligiran ng sosyal na nag-uudyok ng kawili-wili at epektibong pagkatuto ng mga mag-aaral. Yun. Next, please. Number two, may malawak na kabatiran sa paksa, asignatura, wikang itinuturo, at may sapat na kakayahan sa pakikipagtalastasan. Dito, papasok ang lahat na ng specialization. Kahit anong major mo, hindi lang Filipino, no, hindi lang English, ang kahit anong major mo, mapa-math, sa TVL ka man, dapat meron kang kakayahan sa pakikipagtalastasan kasi paano yung pag, di ba, pagbibigay mo ng alam mo sa mga estudyante kung hindi mo siya mailalakad ng maayos sa pamamagitan ng wika. So yung wika ay mahalaga, hindi lamang sa aming mga Filipino at English teachers, kundi maging sa iba pang specialization. Kasi kung wala yung wika, paano? Di ba? Paano yung tinatawag natin convincing authority or convincing power? Sa wika po yun nalilinang. Di ba? Parang gano'n. So next po. Gumagamit ng iba't ibang dulog. Pag sinabi nating dulog sa English ay approach, ano? O estratehiya, sa English ay strategy sa pagtuturo. Mayaman sa mga kagamitang visual, audiovisual, na angkop at lapat sa uri ng aralin, sa layuning nais matamo at sa kaalaman, kasanayan, at kakayahang ninanais na malinang. So yun, dapat marami tayong alam na estratehiya. Hindi araw-araw pagpasok natin, ay si ma'am nagpapakopya na naman. Ay si ma'am nagpapaskill na naman ng Manila Paper. Araw-araw halos Manila Paper Festival ang buong classroom kasi nagpapakopya. Although meron mga ganyan mga kaibigan, di ko na lang babanggitin kung saan. Sa dyan. Okay? So, dapat may bago. Araw-araw may bago. Araw-araw dapat ay may kakaibang dulog na gagamitin. Ang nabanggit na sa akin, ang tinurong nga sa amin yun ng dati kong professor sa college, tatlong detalye daw yan, hindi lang basta dulog. Di ko na lang babanggitin kung sino yung teacher, yung aking isa sa mga teacher ko. Hi, ma'am. Ma'am Rizari, ma'am Vasquez. So, tatlong mahalagang bagay po yon. Yung dulog, yung approach, yung pangkalahatang gagamitin ng guro sa paghatid ng impormasyon. Sa ilalim ng dulog ay yung strategiya, di ba? Yung step-by-step o hakbang, pagkakasunod-sunod ng mga dapat mong gawin. At yung pangatlo, yung technique. Yun na po yung iyong personal na katangian kung paano mo kakatayin yung asignatura. Paano mo gagawa ng paraan na mailalahad sa kanila ng maayos yung iyong paksa. Yun. So next po. Next po. Okay. So dito na po tayo mga kaibigan, pasensya medyo tumigil ng konti ano. So tapos na po tayo sa gumagamit ng iba't ibang dulog. Dako na po tayo sa okay, malikhain at maparaan, so creative and resourceful upang makapag-isip at makapagbalak ng aralin, makagamit ng iba't ibang gawaing pampagkatuto. Katulad halimbawa ng dialogue, skit, iba't ibang laro. Pwede pong maglaro sa isang asignaturang katulad ng Filipino, English, literature, even sa science at math, pwede po tayo maglaro. Basta may kaugnayan sa ating pangunahing aralin. At makagamit ng mga kagamitang autentiko sa paglinang ng aralin. Okay? Sunod. Ang sunod mga kaibigan, bukas ang kaisipan sa pagbabago. May magandang saloobin sa pagtanaw, sa pagtuturo at sa kanyang pagiging isang guro. Ito ang nangyayaring ito ngayon mga kaibigan. Yung pagsiseminar na ang speaker ay nasa ibang dimension, tapos ang mga audience ay nasa isang dimension, ay isang pagbabago, di ba? Na kinakailangan nating yakapin sapagkat ito na yung dinadala ng panahon, kumbaga. So, maging tayo bilang mga guro, sabi ko nga kanina, na
gustong-gusto na nating bumalik sa loob ng silid-aralan pero hindi pa pwede. So kailangan natin yakapin yung pagbabago na yun. At kailangan natin mag-isip ng mga pamamaraan upang makaagapay sa naturang pagbabago. Okay? Sunod po. May mukha ko nakikita ko. Okay. So sunod po mga kaibigan, dapat tayo sa sunod na slide. Sabi dito, may mataas na pagpapahalaga sa kanyang gawain, sa kanyang mga mag-aaral at sa damdamin ng mga ito. Yun. So pinupuri ang tamang sagot, syempre kahit sa live, ganun. Iwinawas to o tumutulong sa pagwawasto ng mga maling tugon sa maayos na paraan. Syempre ginagawa na po natin yung bagay na yung mga kaibigan. Okay, next. Next po. Ang mabuting guro, ito yung mga sinabi natin kanina na mga function natin. Ang mabuting guro ay mabuting tagapagdaloy. Yung sa English? Facilitator. Tagapamahala or manager. Patnubay, syempre, guidance counselor or guide. At tagasubaybay, ganun din. At hindi isang ayaw natin nun. Ayaw natin ng ganyan. Hindi tayo dapat maging isang diktador sa loob ng klase. So mga kaibigan, itong mga binanggit natin ay baka isipin niyo pwede siya sa face to face, 'di ba? Mas epektibo siya sa face to face. Ang tanong ngayon, paano tayo magiging epektibong guro kapag hindi na face to face? 'Yun ang hamon. Sabi nga natin dapat tanggapin natin yung hamon. Dapat makaagapay tayo sa pagbabago. Ngayon, hindi na face to face, yung ibang approaches ay modular na. Yung iba blended instruction na online, yung iba gamit ng TV at iba pa. Ang tanong, paano tayo makakaagapay at paano natin magagamit yung mga katangian ng pagiging epektibong guro sa mga ginagawa na, sa mga gagawin nating makabagong pamamaraan o makabagong estratehiya o dulog sa pagtuturo. Halimbawa sa modular approach, how will you do that? Paano kayo magiging isang mabuting tagapagdaloy? Sa classroom, kung live, napakagaling natin. Kung todo, nagda-dramatize pa tayo, nagde-demonstrate pa tayo, ginagamit natin ang ating katawan. Kasi syempre, yung, sabi nga yung ating katawan, tayo mismo bilang guro, ang pinaka-epektibong kagamitang panturo, di ba? Tayo ang pinaka-epektibong visual aid sa harap ng mga estudyante natin. Kaya di pwedeng para tayong tuod lang na nakatayo sa loob ng silid-aralan, di ba? We have to use our hands, we have to use our arms, di ba? Minsan nag-dramatize tayo para magamit natin, para kumbaga mas epektibong matutunan ng mga bata yung ating mga itunturo. Ngayon ang tanong, paano kung modular? Paano kung hindi na face-to-face? Paano tayo magiging maputing tagapagdaloy? So lahat ng mga napanggit natin, ibubuhos po natin sa isusulat nating kagamitang panturo. Di ba? Na parang tayo ay nakikipag-usap na rin. Mamaya isa-isahin natin kasi baka medyo mas malabo pa ngayon. Mamaya isa-isahin natin yung mabahagi at susubukan natin ipaliwanag paano tayo magiging mabuting tagapagdaloy sa harap ng ating mga estudyante o kaya wala nga tayo sa pamamagitan ng ating module. Yun. So syempre, yung pagiging malikhain, nandyan na yan. Pagiging bukas ang isipan sa pagbabago. So bago tayo magpatuloy mga kaibigan, dako tayo sa pagpapakulungan sa mga talakay. Although kanina, next part na po tayo. Sabi dito, pagpapakahulugan sa mga talakay. So ano ibig sabihin ng pinalatuntunang, sabi daw, malalim, pinalatuntunang kagamitang panturo tungo sa sariling pagkatuto ng mga mag-aaral. Himayin natin ang bawat isa. Ano ibig sabihin ng pinalatuntunan? Baka bago sa inyo, no? So, yung, kasi ang alam ng iba, palatuntunan. Tuwing buwan ng wika. Palatuntunan tuwing nutrition month. Parang awig din, pinalatuntunan, prenograma. May kumbaga binuo na, parang ganon, pinalatuntunan, nauna ng binuo, nauna ng ginawa, nakagamitang panturo. Kumbaga buo na siya in sense, yan ang ibig sabihin ng pinalatuntunan. Pag sinabi naman natin kagamitang panturo mga kaibigan, anumang bagay na ginagamit ng guro sa pagtuturo, sa loob man o labas ng silid-aralan. Kasi syempre, mga visual aid, PowerPoint presentation, lahat yan sa loob. Pero yung module can be used outside, di ba? Ang module, ang sariling linangan kit, ang strategic intervention material ay pwedeng gamitin kahit sa labas ng eskwelaan, kahit sila ay nasa kanilang mga tahanan. Siyempre, sariling pagkatuto, self-learning.
So ang mga kagamitan ito ay idinidisenyo or ginagawa para yung mga bata ay matutong mag-isa. Ganun. Kid po sila ng mga instruction, ng mga panuto na inilagay po natin sa bawat pa. At syempre, yung ating mga mag-aral, sila po yung ating learners. So yun po mga kaibigan, ang parang unlocking of difficulties, paghahawa ng sagabal na tinatawag sa Pilipino, pagpapakulungan sa mga terminolohiya na nandoon sa pamagat. So ito po ang susunod na slide, next po. Ito po yung may kaugnayan sa mga tanong upang matukoy at mapili ang angkop na kagamitang panturo sa particular na aralin at gawain in any subject. Parang ganun. So kilala ko ba ang aking mga tuturuan? Kaya siguro naisip ko dati, nung sa unang dito sa province, mga kaibigan, although di ko nababanggitin kung ano-ano mga province yun, sa Albay, sa Catanduanes, medyo umalma ang nakaamarami nang i-introduce ang tinatawag na online learning kasi nga hindi lahat makakaagapay, number one, hindi lahat ng estudyante ay may gadget, hindi lahat ay may araw-araw may perang panload, hindi lahat may signal ang mga lugar, yung mga liblib na lugar na hindi na inaabot ng signal. Kaya maraming bumangga at umalma ng mga teacher at mga estudyante sa online. Kaya kung gagawa tayo ng kagamitang panturo, dapat i-consider itong number one, kilala ko ba ang aking mga tuturuan? That's basic. Pangalawa, anong uri ng pagtugon po yan o output ang aasahan ko sa mga mag-aaral? Anong klaseng output ang aasahan? Kaya na ba nilang sumulat ng essay? Kaya na ba nilang gumawa ng scrapbook on their own? Kaya na ba nilang sumulat ng poetry, ng tula? Parang ganon. Saan magaganap ang pagtuturo? Gaano katagal? O sa kaso ngayon, sa pinagagawa sa amin, sa bahay magaganap yung pagtuturo through modular approach. Gaano katagal? Isang semester, 5 buwan. So kailangan namin makagawa ng isang, sa bawat subject na i-assign sa amin, ng isang module na tatagal ng 1 buwan. So dapat lahat yun, lahat ng nakalagay sa module ay naka-angkla din sa syllabus. Yung buong content ng syllabus dapat nasa module na gagawin namin. Hindi po yun napakahirap. Madali lang po yun mga kaibigan. Basta may oras lamang po tayong pag-aralan yung mga. So anong metodo ang aking gagamitin? So hindi pwedeng puro lecture. Module ngayon, lecture meron. So maliban sa lecture, pwede po tayo dyan magpalaro sa module kahit mag-isa sila. So mamaya, isa-isain po natin yung mga bahagi. Pwede rin po tayong mag-quiz sa module kahit wala tayo. Pwede po tayong magpa-picture puzzle. Basta kompleto po ang ating mga panuto sa mga mag-aaral. So ano-ano kagamitan na angkop sa aking layunin? So pati yung instructional material. Pero dito ang pinakabuod talaga na gagamitin natin ay yung pinalatunto ng kagamitang panturo. Particular ay module. So anong tinatawag nating module? Next po tayo. So meron ditong iba-ibang pakahulugan sa kung ano ang tinatawag nating module or module. Yun. Next slide please. Okay. Yan. So yun. Ang module ay isang kagamitang pampagtuturo, pagkatuto na buo at ganap. Ito yung sinasabi ko sa inyo, buo at ganap kanina. Diba? Pinalutuntunan na. Bago ang pagtuturo, nagawa na. Diba? Buo at ganap sa kanyang sarili at naglalahad ng matiyak na takdang gawain sa isang kaparaanang sistematiko. Yun, sistematiko. May mga direction para yung mga bata ay hindi, para yung mga bata ay guided sa kung anong dapat gawin. May mga module nga nagsabing, bago mo puntahan ang ganitong bahagi, ito muna ang basahin mo at sagutan ng mga sumusunod. Huwag tutuloy sa susunod na bahagi hanggat di matatapos. Parang ganun. Depende po sa creativity o pagiging malikhain natin bilang mga guro, kung paano ang takbo. May module na parang nakikipag-usap lang. May module na parang may ginagamit na tauhan na naglalakbay sa bawat pahina at tila yun ang kumakausap sa kanyang learners, sa estudyante. Depende po sa level. So yun. Alam po sa inyo, alam po dito, may mga elementary teachers. Taas ang kamay. Although hindi ko nakikita. Marami. Okay. So may mga secondary teachers. So, at meron ding mga katulad ko ng mga college teachers. So depende po. Yung parang may mga laro-laro na tapos may mga tao-tauhan na ginagawa, parang pambata ang dating. Iba-iba ang strategiya, depende sa level ng estudyante po natin. Ganun. So ito ay naglalayong ang estudyante ay mag-aral sa kanyang sarili nang walang aklat at walang pamamatnubay ng guro.
Wala tayo, absent tayo. Di ba? Kasi nandun sila sa kanilang tahanan. Pero kahit na nandun sila sa kanilang tahanan at wala tayo physically, wala yung ating katawang lupa sa kanilang harapan, gamit yung mga pananalita natin na in-incorporate natin sa module, parang tayo nakipag-usap na rin sa kanila. Di ba? So yun, isang magandang estratehiya. So ito ay maaaring gawin sa bahay o saan mang lugar sa labas ng pamayanan. Yun. Next please. Ang mga module na hindi maaaring maipasok na lahat. May mga module na hindi maaaring maipasok na lahat ang mga gawaing kinakailangan. Kaya may mga panutong ibinibigay tulad ng pagsasadya sa aklatan. Hindi po natin pwedeng gawin ito sa mga panahong ito. Ano? At iba pang pukok bilang pagpapayamang gawain sa aralin o pakikipanayam sa iba't ibang tao. Halimbawa, sa isang activity after ng lesson, ang makikipanayam sa isang tao sa barangay, parang mahirap ang gawin yan sa ngayon. Ano? May mga module na ganun. Pero ngayon, sa mga gagawin natin, iwasan natin yung ganun. Kasi syempre, mahirap namang lalabas-labas yung mga bata. Kaya nga may nag-modular approach tayo para sa loob lang sila ng bahay. Diba? So sa panahon ito ng pandemya, iwasan ang mga panutong ganun na lalabas yung bata para kapanayamin si kapitan, para kapanayamin si mayor, para kapanayamin ang pinakamatandang naniniraan sa kanilang lugar, parang ganun. So iwasan po muna natin yung lalabas ng mga estudyante po natin. So kapag may mga ganitong panuto, tiyakin lamang na ang mga ito ay matatagpuan sa sariling pamayanan, kahit pa siguro, ng mga mag-aaral upang maiwasan ang anumang suliran. So iwasan muna natin itong bagay sa ngayon. Okay? Next please. Ito po yung katangian ng module na kailangan na taglay ng ating gagawin. Okay, next po. So katangian ng module, una, naglalaman po ito ng sariling pagpapasya, sariling direksyon, at sariling pagtataya. Although nandun na yung mga direksyon, minsan kasi, sabi nga nila, part ng module kasi yung ano, yung keto correction. Sabi ng isa kong kakilala, paano kung yun agad ang basahin ng bata? Keto correction. Bago basahin yung pretest, pupunta muna sa keto correction. Di alam na yung sagot. Kaya lilinawin natin sa ano. Pero syempre, sariling pagpahawak na nila lahat eh. Di ba? Sariling pagpapasya na rin ng mga estudyante. Kaya lang pagagandahin natin yung instruction. Yung mga ganon na pairalin ang katapatan sa pagsagot. Huwag munang pupunta sa susi ng tamang sagot, keto correction. O, parang ganon. Para hindi ano. Pero sabi nga nila, kahit anong sulat mo dyan, ang sariling pagpapasya na yan ng bata. Di ba? Kaya lang syempre, mas maganda kung gagabayan pa rin natin sila sa tamang dapat gawin. Huwag muna. Ito muna dapat. Syempre, sariling pagtataya. May mga bahagi din ng module na may self-evaluation. Sila mismo ang mag-test sa kanilang sarili. Kung gano'n nakatatas, kung language, ano, o gano'n nakalawak ang kaalaman nila sa kanilang pinag-aralan. Parang gano'n. So next, nagbibigay ng iba't ibang paraan ng pagkatuto at malawak na pagpili ng media o estilo para sa masistemang paglinang ng mga nilalaman ay o kaya at pamamaraan. Parang gano'n. So hindi lang isang strategy sa module. You can use as many strategies as you want. Ano? So mahirap naman pare-pareho sa bawat aralin. Pare-pareho ang ano, parang ganoon. Pare-pareho ang panimula. Lahat laro. Meron din dapat iba. Meron din dapat na paglinang ng talasalitaan. Kahit ang paglinang ng talasalitaan, iba-iba rin ang paraan yan. Merong tinatawag na cleaning. Merong tinatawag na pagsasaayos ng mga ginulong letra para mabuo yung kahulugan. Parang ganoon. Ayun. Next. Nangihikayat sa demokratikong pamamaraan at mapanuring pag-iisip, sariling pagsikap o pagpupusa, nakalilinang ng tiyak na kaalaman at mga kasanayang hinahangad ng mga facilitator o guro. Nagbibigay kasiyahan sa mga mag-aaral. Kung ako, ma-enjoy ko ito sa mga panahon ito kasi mahilig ko akong magbasa. Tapos sarili ko pa ang oras ko, kailan ko babasahin ito, kailan ko sasagutan. So parang ganun. So yun ang isang kagandahan ng modular approach sa panahong ito, mga kaibigan. Demokratiko ang pamamaraan natin. Subalit, kailangan din masagutan lahat. Kaya nga nakalagay dyan, mapanuring pag-iisip. Yung mga questions natin, dapat nakaangkla pa rin sa mga natutunan natin noong unang panahon. Yung mga blooms, taxonomy, nakaangkla pa rin ang pagbubuo ng mga tanong sa mga bagay. Na hindi puro what, hindi puro ano, saan, sino. Dapat banggitin din natin yung mga bakit at paano sa pagtatanong sa mga bata sa ating, mamaya may mga halimbawa po ako. Susunod, nagagawang makabago ang pagtuturo sa pamamagitan ng pagsikap ng mga gurong may kakayang gumawa ng mga kamitang panturo na makatutugon
sa mga pangangailangan ng bawat mag-aaral. Yun. So nabanggit natin kanina, yung pag-agapay natin sa anumang pagbabago, pagiging makabago sa larangan ng pagtuturo. Okay? Next po. Puntahan na po natin mga kaibigan. Ito yung medyo gustong malaman, hindi medyo gustong malaman, gustong malaman ng karamihan, ano-ano po yung mga bahagi. Ang module po nagbabari, ang mga bahagi po ng module nagbabari from, depende po sa kalikasan, sa nature ng asignatura. Ito po yung nakuha ko na ano na material ay yung natutunan ko po sa kolehiyo noon sa paghahanda ng kagamitang pagturo under kay Ma'am Rizari. Hello po ma'am. Pati na rin po sa masteral at sa doctoral. Ito po yung mga basic parts. Although you can modify, you can change the names, you can change the parts, pero yung essence dapat nandun pa rin. Pwede mong bawasan. Halimbawa ako ayoko nung asensya na, no? Ayoko yung bahagi talagang ilalagay dyan yung tamang sagot. Pero sabi daw, nina Abad, ito yung librong pinagtunan. Sabi nina Priscilla, bagong-bago mga kaibigan. Priscilla Castañeto Ruedas at Marieta Alagad Abad. Merap. Sila yung mga otoridad sa larangan ng paghahanda ng gamitang panturo sa Pilipino. Dapat daw nakalagay dyan. Pero ayaw. Yun ang sinasabi ko sa inyo. If you want, you can modify the parts naman. Na sa, kung sa tingin nyo ay ano, since gusto nating matutunan ng mga bata yung katapatan, di sige, ilagay nyo. Pero ako gusto kong matutunan ng mga bata kumbaga, yung mastery, masukat talaga. So paano yun masusukat kung nandun na yung tamang sagot? Parang yung tamang sagot doon na lang sa teacher's guide. Ika nga. Ang sa akin lang, ano, kung nasa sa inyo po yun, mga kaibigan, kung tatanggapin nyo po, o hindi. Okay? So ang unang bahagi, syempre sa lahat naman ng aklat, pinagmamayabang ko na yung aking sinusulat na module ngayon, ang bida dyan, yung lolo ko sa father's side na si Jose Rizal. So, Dr. Jose Rizal ang talambuhay at mga akda ng pambansang Mayani. So, pamagat or title, ano ang pamagat ng module? Yan ang pamagat ng module, Dr. Jose Rizal, ang talambuhay at mga akda ng pambansang Mayani. Nilagyan ko lang ng isa pang, kaya ipaparibis ako to, sa nag-layout, ilalagay ko yung isa pang linya, isang modular na pagtalakay. Actually, bago pa itong lockdown na ito, mga kaibigan, share ko lang, SKL. Bago pa itong lockdown na ito, ginagawa ko na yan, nasa kalagitnaan ako halos, tama ba? Nasa kalagitnaan ako ng pagsusulat ng work text, kaya lang ayaw sa amin na work text ang gamitin. Di ko alam kung bakit. Sila lang nakakalam. Pero sabi, uniformity daw, okay. Kaya yung work text na ginagawa ko na halos nasa kalahati na pinagbagong bihis ko, ibig sabihin na pinagbagong bihis, paano ba? Ibig sabihin na pinagbagong bias, from vortex ay ginawa ko siyang module. So, narito okay yung mga bahagi. Kasi yung vortex, simple. Ang mga bahagi, depende kung anong ilalagay mo dyan. Sa module, may struktura. Di ba? Ang vortex, mas personal ang mga bahagi. Kung ano ilagay ko dyan, okay lang. Eh, may binigay na mga bahagi para sa module na ito ang dapat sundin. You can modify but follow most of the part. Kaya, itong si Lolo, itong pagamitang panturo na sinulat ko para kay Lolo ay inayos po at ginawa kong modular. Kaya nilagyan ko ng isang modular na pagtalakay. So, napakasimple ng aking title. Mas maganda kung mas tawag dyan, mas magiging malikhain pa kayo sa pagsulat ng inyong pamagat. Yun. Okay? So, number two, pangalawang bahagi, ang so next page na tayo, halimbawa, ano, ang mga mag-aaral na gagamit o tinatawag nating target learners. In one page, you'll discuss sino ang mga mag-aaral o anong katangian ng mga mag-aaral na gagamit. Sino-sino ang iyong target learners? So ako sasabihin ko dito, ang target learners ko, ang mga mag-aaral na gagamit ng module na ito ay ang kumukuha ng Rizal course. So parang ganun, sa ganitong semestre. So sabi dyan, mga mag-aaral ba sa loob ng silid-aralan? Mga kabataang nasa pamayanan o mga kabataang hindi nag-aaral o tinatawag na as out of school? Ilarawan po natin sila ng mabuti sa bahagi po ito. Okay? So sasabihin mo, ito yung mga mag-aaral na kumukuha ng kursong ganyan, o mukha ko na naman nakita. Kumukuha ng ganito, at saka nagagamitin nila ito sa loob ng bahay ng mag-isa. Nasa sa inyo na yung kung paano mo sila ipapabricate into a beautiful statement. Ano? So yun. Ang sunod, mga kaibigan, ang tinatawag nating lagong pananaw. In English, we call it overview. What is the module all about? Parang ganon, English yun. So talakayin sa bahaging ito kung tungkol saan ang module. Ano ang daloy ng pag-aaral? Parang gano'n. Paano ito pag-aaralan? Ano ang pasunod-sunod? That's overview. Parang summary. Ha?
So, maaring textual, umaaring graphical. I will show you some examples. Magbibigay ako ng halimbawa tungkol sa textual na overview at saka graphical na overview. Ito yung susunod na pahina. So, next page, mga kaibigan, ito po yung halimbawa ng textual na lagong pananaw sa ginagawa ko o textual overview about my module. Sabi dyan, ang module na ito ay tungkol sa buhay at mga akda ng pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Nakapaloob sa unang bahagi nito ang tungkol sa RA 1425 na lalong kilala sa tawag na Batas Rizal o Rizal Law. Ang mga susunod na aralin pagkatapos nito ay ang kanyang talambuhay na kinasasangkutan ng kanyang pamilya, pag-aaral, pangingibang bansa, pagbabalikbayan hanggang sa siya ay barilin sa bagong bayan. Yan. Tampok na aralin sa huling bahagi nito ay ang mga piling-akda kagaya ng kanyang mga nobela at tula. Nakapaloob din sa huling bahagi nito, syempre hindi dapat mawala ang tungkol sa mga babaeng naging bahagi ng kanyang masalimuot na buhay. So yun ang textual. In other words, paragraph. So sa graphical, eto. Next, please. Kung anong pinagsasabi ko doon sa nauna, medyo maliit mga kaibigan, pasensya na. Pero ganun din yun. Kung anong mga pinagsulat ko doon sa naunang pahina, nilagay ko lang dyan. So nasa pinakaitas na bahagi, yung talambuhay at akdaan ng pambansang bayani. Nandyan yung RA 1425, nandyan yung kanyang talambuhay, nandyan yung mga akda niya at nandyan yung mga babaeng naging bahagi ng kanyang buhay. Na-present ko in a graphical form. Pero kung gusto mo may graphical form na may textual pa, bala. Kaya lang para sa akin, medyo redundant ang dating. So kayo ang magpapasya kung ano, ang ano. Parang ang tawag dyan, module map sa halimbawa namin doon sa Catanduanes State University. Ito yung module map. Parang overview sa buong, sa nilalaman. Sa lahat ng nilalaman ng iyong code. Dako po tayo mga kaibigan sa susunod. Okay. So layunin o mga inaasahang bunga. In English, you can choose whether you use layunin. In English, it is objectives. Or mga layunin, objectives. Plural pala. Sorry. And then, mga inaasahang bunga o learning outcomes. So ano-ano ang mga tanong na sasagutin dito na natatalakayin mo? Ano-ano ang mga tiyak na kaalaman, kasanayan, kakayahan ang inaasintang makamit sa pag-aaral ng module? So, basically objectives. Ano? Yung mga inaasahang bunga. Sanay na tayo sa pagsulat niyan. Sa araw-araw ba naman tayo nag-lesson plan? So, isasalin lang natin sa module. Anong ininanais mong asintahin sa buong semestre? Diba? Marami-rami yun. So, ang sinulat ko dito, pangkalahatan. Pero bago pala yung mga kaibigan, balikan natin. Huwag kalilimutan, next please, sa pagsulat po natin ng module, huwag kalilimutan po yung ating mga layunin ay dapat nakaangkla pa rin, next po tayo, na nakaangkla pa rin sa tatlong mahalagang, yan, next po. So tatlong mahalagang kaisipan. Huwag pumawawala ang isa man sa mga yan sa module natin. Dapat meron tayong layunin o learning outcome na pangkaisipan. Ito yung tinatawag ninyong cognitive. Meron tayong pandamdaming, ito yung tinatawag yung affective, at meron tayong pansaykomotor. Pareho din. So, ito pong susunod, mga inaasahang bunga, ito po yung nilagay ko doon sa libro tungkol kay Rizal. Ito po yung aking opening paragraph. Ang module na ito ay sadyang idinisenyo upang makaagapay sa sariling pag-aaral pagkatutunan ang mga mag-aaral hinggil sa talambuhay at mga akda ng pambansang bayaning si Jose Rizal. Nakapaloob dito ang mga layunin, mga likurang, sadyang pinagaan upang maunawaang mabuti ng mga mag-aaral ang naging buhay ni Rizal. Kahit pa ang magiging pag-aaral ay isahan o pwede rin pang classroom kapag kapos na yung pandemya nito. Bawat aralin ay may mga nakalaang mga pagsulit, komprehensibong pagsagot sa mga tanong at palikhaing paglalahad ng impresyon o refleksyon sa bawat aralin. So yun po ang aking opening statement sa aking learning outcomes, mga inaasahan. Ito po yung mga specifics. Sa gayon, next please, medyo maliliit, kaya babasahin ko na lang mga kaibigan. Sa gayon, ang mga inaasahang bunga ng module na ito ay ang sumusunod. Una, makilala ang pambansang bayani at ang mahalagang tao sa kanyang buhay sa pag-aaral. That's basically cognitive. Maitukoy at maipaliwanag ang nilalaman, mensahe ng kanyang mga akda, partikular ang kanyang mga tula at dalawang nobela. So may bahid cognitive at may bahid ano. Diba? Kasi kung mensahe na ang pinag-uusapan, may pagka effective na ang dating. So may paliwanag ang mahalagang kaisipang nakapaloob sa kanyang mga akda bilang mahalagang kontribusyon sa larangan ng panitikang Pilipino. That's basically cognitive. Mapatunayan si Rizal ay isang taong nagtataglay ng napakaraming katalinuhan at kausayan.
makabuo ng refleksyon sa bawat aralin ng module na ito. Mahihambing ang mga sulat ng panlipunan sa akda ni Rizal sa mga pangyayari sa kasalukuyan. Pwedeng cognitive, pwedeng affective, depende sa sagot o depende sa gawaing ibibigay. Makasagot sa mga tanong, ito napaka-psychomotor, sa pag-unawa bilang extension ng natutunan sa bawat aralin. Makabuo ng isang scrapbook tungkol sa buhay, pag-ibig, pinagdaanan at mga akda ni Dr. Jose Rizal. That's basically psychomotor. Makabuo ng mabisang paglalarawan na si Rizal bilang pinakadakilang malayo sa kasaysayan. Parang description. So, magkakahalo, pangkaisipan, pandamdamin at saka pansaykomotor yung last part ng objective. Makabuo ng mabisang paglalarawan kay Rizal bilang pinakadakilang malayo sa kasaysayan. So, yung mga kaibigan, kayo magkakumagama kung mayroon na kayong asignatura ngayon, may load na kayo, mag-isip na kayo ng pwedeng maging learning outcome sa buong semestre. Hindi lang ito pinag-uusapan natin isang lesson. Diba? It must capture the entire semester. Kasi sa loob ng isang module, series of lessons po ang nandyan. Diba? At bawat lesson, okay lang na meron pa rin kayong mga mini objectives each lesson. Okay lang din. But dapat parallel sa pangkalahatang objective o pangkalahatang learning outcome na tinalakay nyo sa unahang. Okay? So ano po yung susunod? Ito po yung panuto sa mag-aaral. Instructions to the learner. Ilalahad sa bahagi ito kung paano gagamitin ang module, kailan ba dapat sagutan ang mga pangsulit, paano ba ang tamang paggamit. So may mga sabi ko kanina kanina, may mga bahagi sinasabi, bago mo buklatin ang susunod na pahina, siguraduhin na sagutan mo muna ang ganito. So depende po sa inyo. Depende po sa takbo ng inyong pagtalakay ay doon sa module. Next. Halimbawa, next please. Okay. Basahin ng mabuti ang mga aralin sa buhay at mga akda ni Jose Rizal. Pagkatapos itong basahin ay may katanungang kailangang sagutin. Ang mga tanong ay dapat sagutin ng may pag-ingat at matapos mong sagutin ay tingnan ang mga sagot sa tanong. Hindi mo kaya sabi dapat maunang sagutin ano bago tingnan yung mga sagot sa tanong para makita kung tama ang iyong mga sagot. Pero ayoko talaga nito pero kailangan daw eh. Magagalit silang dalawa. Anyway, ang pagkatuto ay nagsisimula sa katapatan sa sarili. Ikonsensyahin nyo na lang. Dagdagan nyo pa ng pangungonsensya para wag mo nang tingnan ang keto correction. Again, nasa sa inyo po yun. Nasa pagkamalikhain o creativity po ninyo yun. Okay? Next. Mga kinakailangang kahandaang gawi o entry behavior. Ang mga ito ay ang mga kaalaman at pasanayang dapat ay alam na ng bata bago gamitin ang nasabing module. So yun, parang pag-illicit ng prior knowledge. This is somehow optional. Wala akong nilagay nito sa Rizal. Pero pwede namang lagyan. Ano, kasi doon sa format na binigay na, sa amin sa school namin, na hindi ko na babanggitin kung saan, doon sa Katanduan State University, walang ganito. O baka ibang words lang ang ginamit ng teacher. So ano-ano ang mga nararapat alam ng mga mag-aral bago magsimulang pag-aralan ng module? Ito po yung halimbawang binigay. Sabi dito, next please. Bago pag-aralan ng module na ito, dapat may kabatiran na ang mga mag-aaral kung paano sumuri ng mga akdang pampanitikan kagaya ng tula, sanaysay at nobela. Ang mga ito ay gagamitin sa pagbasa at pag-unawa ng mga tampok na akda sa module na ito kagaya ng walang kamatayang No Limitangere at El Filipo series. Siyempre, papasuri natin yan. Sino si Simon? Sino si Ibarra? Anong ibig sabihin ng Baportabo? Eh kung wala silang prior knowledge sa pagsuri ng nobela o ng akda, may hirapan sila sa ganun. Kaya siguro yun ang dahilan kung bakit inuna yung mga kumbaga nasa curriculum na sa high school yung pagsusuri ng mga akda. So dito, babanggitin mo, dapat alam mo na yon. Yung pagkilala sa tauhan, pagsusuri ng mga simbolismo, sa bahaging po ito natin ilalagay yung mga prior knowledge na dapat alam na ng bata bago tuluyang pumaimbulog, lalim. Bago tuluyang pumunta sa pangunahing paksa. Okay? Next. Ah, ito na. Ito na yung dapat nilang sagutin. Third, yung tinatawag nating paunang pagsubok o pretest. So iba't ibang gawaing susukat sa dating kaalaman o prior knowledge ng mga bata. So dito hindi pa nababasa yung mga aralin. Siyempre, kaya nga pretest, ano? Hindi pa nababasa ang mga aralin. Para kasi siyempre, gusto mo lang malaman kung ano ang dati na nilang alam tungkol sa pag-aaralan pa lang nila. Kasi meron dyan na mga bata na wide reader. So bago pa man ang college, binasa na yung tungkol sa integral calculus. Grabe, no?
bago pa man mag-college, alam na yung buhay ni Rizal. So dapat may mga variety ang bagay ito. Hindi lahat multiple choice. Pwede rin maglagay ng filling the blanks. Pwede rin maglagay ng modified true or false. False? False. Pwede rin maglagay ng enumeration. Dapat may variedad ng mga gawain. So kadalasan ay pagsusulat na batay sa mga kakailangan ng kagandahang asal o kaalaman. Usually, pretest are by written activity. Hindi pwedeng isigaw. Hindi pwedeng panuto na isigaw ang tamang sagot. Tungkol sa sumusunod ng mga tanong. Ano man yun, di ba? Hindi. Dapat ay may kinalaman pa rin sa pagsusulat. Pwedeng basahin ng meron pala akong halimbawa, nag-iimbento ako. May halimbawa pala po ako dito. Okay. Ito po multiple choice. Paunang pagsubok na binigay ko. 100 items po silang multiple choice. Iko-convert ko na lang sa ibang uri ng ano yung iba. Pero meron na ako mga identification. Meron na. Kasi syempre, buong kurso ang pinag-uusapan dito. So, ang halimbawa ko lang tatlo. So, sabi dyan, para ko nakikipag-usap lang sa mga estudyante ko, sabi dito, bago natin talakayin ang mahalagang pangyayari sa buhay ng pambansang bayani, pati na ang kanyang kontribusyon sa larangan ng panitikan, tasahin. Tayain, i-evaluate. Tasahin muna natin ang iyong dating kaalaman hinggil sa kanya. Basahin ng mabuti ang bawat item tungkol sa buhay at mga akda ni Rizal. Bilugan ang titik ng tamang sagot ayon sa hinihingi ng bawat. So yun, dalawang makro kasanayan. Mahirap sa module ang pakikinig at pagsasalita kung tutusin. Diba? Sa module, mga kaibigan, more on pagbabasa at pagsusulat. Yeah? Okay? So yun, kaya sinabi mas marami ang pagbabasa at pagsusulat. Kaya ang ating pretest ay dapat written activity. Written exam. Hindi pwedeng pasalita. Kaya nga nag-iisip na ako, paano i-module yung isa kong subject? Halimbawa, man meron ako yung tungkol sa masining na pagpapahalagang pampanitikan. Ang ginagawa po doon, mga kaibigan, sa Bayang Bigkas, pagtatalumpat, chamber theater, paano mag-chamber theater sa bahay yung bata ng mag-isa? Yun ang iniisip ko ngayon. Kahit gaano ko pagganahin yung malikhaing guni-guni ko, ayun, paano mag-speech choir yung bata ng mag-isa sa bahay? Siguro magbibigay lang ako ng mga panuntunan, pero paano yung practicality? Ano yung practicalidad sa pagsasagawa ng stage art? Di ba? So yun, iisipin ko pa sa mga, meron pa akong isang kalahating buwan para isipin yung bagay na yun. So ito, more on multiple choice. Ano? So yun. Siyempre, susunod po, ilalagay po natin ang sagot. Pero sabi dyan, pagkatapos ng 100 item exam, ilalagay ko doon, ngayon tapos mo na ang blah, 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 ang pagsagot sa 100 paunang pagsubok, binabati kita. Huwag kalimutan mga ganun, mga kaibigan, babatiin po natin ang ating mga estudyante kapag may nagawa silang mabuti. Although di natin alam kung mabuti nga yung ginawa nila. Pero ipagpalagay na lang natin na tapos na nilang basahin, tapos na nilang sagutan, mabuti yun. Kaya kasasabihin mo, binabati kita, congratulations. Pwede ka nang tumuloy sa susunod na pahina para malaman ang sagot sa paunang pagsubok. Ayoko nito, pero kailangan, mga kaibigan. So sabi dyan, answer key, naglalaman ng matamang sagot sa sinagutang paunang pagsubok. Mga correct answers. Okay? Ang sunod, mga gawa, ito na po yung pinakalaman. Ito na yung lecture, aralin by aralin. Yan. Ito na po yung pinakakatawan ng module. Yeah? So dito inilalahad ang mga aralin, ang pagpapayaman ng mga aralin, ang mga provision para sa panlunas na gawain at mga iniaatas sa mga mag-aaral na dapat gawin upang ang mga inilahad na aralin ay kanyang matutunan. So nandiyan na po yung lecture. Pwede ikaw mismo, parang ikaw mismo nagsasalita. Pwede rin galing sa iba't ibang sanggunian. Hindi naman pwedeng hindi. Kasi di naman natin memoryado ang lahat. O sino sa inyong mateacher ang memoryado ang buong aklat tungkol sa geometry? Baka meron. Pero ako hindi ko sabihin memoryado ko ang buong aklat na rin. Kaya I have to consult other authorities. Pero katulad ng research, we should not forget to document. Diba? Kaya nga may bahagi dapat dyan na listahan ng sanggunian. Nandiyan lahat ng ginamit mong mga authority na nilagay mo sa iyong module, naka-alphabetically arranged. Isa-site pa rin po natin sila sa mga gawain sa pagkatuto. Okay? Ito yung pinakamahaba. Ito yung nagkukonsume ng pinakamarami. Kasi, bawa, aralin one. Ang Batas Rizal. Diniscuss ko doon ang Batas Rizal. Ang Batas Rizal ay blah, 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 blah. Mahaba. Ito ay galing, ito ay sinulat ni ganito, ganyan, kung sino yung Poncio Pilato,
Tapos ito ay dapat sundin. May mga pamantayan, mga ganun, mahaba administration. Then, gawain, mga gawain. Chapter 2, ang pamilya ni Rizal. I-discuss. Kaya yung discussion, mga kaibigan, iisipin na lang natin kung nasa aklat siya o nasa classroom siya. Mahabang talakayan ang magaganap. Kaya itong mga gawain sa pagkatuto, ito yung nagtataglay ng pinakamaraming bahagi ng ating kagamitang pan. Okay? At syempre, hindi ko na inilagay yung mga bahagi. Sakali man pong mailimbag at maging aklat yung aking module tungkol kay Rizal, mag-PM na lang po sa akin yung mga kukuha. Sabay promote. Ano? So, nandun po, makikita nyo yung mga bahagi na inilagay ko. Pero pinagaan ko po siya kasi para akma din sa mga mag-aaral. At ginawa kong Pilipino. Kasi syempre, karamihan sa mga aklat sa Rizal ngayon, English. No? Nakakaya naman kay Rizal na walang reference na tungkol sa kanya na nakasulat sa wikang Pilipino. Kung meron man, di wow. Pero dagdagan ko na. Parang ganun. Dadagdagan ko kung meron man ko konti. Kasi ako, nabasa ko lang isa. Ito. Ito yung nabasa ko tungkol kay Rizal. Oh, yun. Jose P. Rizal, Inspirasyon sa Bagong Milenyo. All the rest, may Rizal books are written in English. At ito'y lumang-luma na. Ang mga dahon ay napilas na. Pero hindi ako nagagalit. Sapagkat, ibig sabihin marami ng kamay ang gumamit at marami ng ulo ang napunan. So yun, okay lang. Magkapilas-pilas. Maliban yan, wala na akong alam. Kaya siguro, kaya ako naisipang gawa ng module ang, actually word text, ang tungkol kay Rizal. Okay, next part. Ito na yung serye ng mga gawain, series of activities. Every after lesson, you must have series of activities, sabi dyan. Iba't ibang gawain makatutulong sa paglinang at pagsukat ng natutunan ng mga mag-aaral. Ito'y maaaring mga pagsubok, pasulat na gawain at iba pang output na may kaugnayan sa binasang aralin. Usually ako test, pero after ng test, meron ding explanation at dinatapos ko sa reflection. Parang ganun. So ito yung gawain 1 ko. Next please. Every lesson ko ito. So yung aking module kay Rizal ay may 13 lessons ang pagkakadivide ko. So bawat lesson, yung 13 na yon, ay may mga gawain, activities. Yung gawain 1 ay multiple choice. Ito yung mga, syempre, tungkol doon sa binasa. Yun. Ang gawain 2, more on identification. Iba-iba din yan. Syempre, according sa lesson. So, ibigay ang hinihinging detalye sa bawat item. Isulat ang sagot sa kuwang pagkatapos ng bawat item. Ganun. Susunod, etong gawain 3, kung parang comprehensive na, parang pagpapaliwanag, na nandito na yung bakit at paano. Komprehensibong ipaliwanag ang sagot sa sumusunod na katanungan. Bakit merkado ang ginagamit na apelyido ng pamilya ni Jose Rizal? Ipaliwanag ang pinag-ugatan nito. Hindi pa ako nagagalit. Ipaliwanag kung paano maiugnay ang naging kinahinatna ng buhay ni Rizal sa kwento tungkol sa insekto na mula sa ina ni Rizal. So more on ano na, higher or yung hats na ano. So nagsimula tayo sa knowledge, comprehension, tapos nag-application. So hats na ang sinusunod natin sa pagsasawa ng mga activity. O higher order thinking skills. Dito na sa ikatlong gawain yung bakit at paano. So more on application and comprehension. At sa gawain 4, more on synthesis na at saka evaluation. More on creation na. Sumulat ng isang gawain 4. Sumulat ng isang maikling refleksyon hinggil sa tinalakay na kabanata. So tandaan mga kaibigan, every lesson. Bawat aralin, meron dapat panlinang na gawain para bawat aralin din yung pagtasa mo sa natutunan ng bata. Okay. So ito yung mga mungkahi. Next po. Mga mungkahing gawain. So kasi hindi ko maibibigay sa inyo ngayon ang lahat. Mga mungkahi lang maibibigay ko. You can use sa mga activity, you can use word puzzle. Sa panimula nga, pwede yung four pictures in one word. Tama ba? Pwede yung picture puzzle, lining. Ano ba yung lining? Pagpapasunod-sunod ng mga kahulugan ng mga salita mula sa pinakamababa hanggang pinakamataas na intensity. Halimbawa, ano sa mga salitang pagkagusto, pagkahilig, pagkahumaling, pagkabaliw. O anong pinakanauna dyan? Pagkagusto, pagkagiliw, pagkahumaling, pagkabaliw. Paano mo siya pasusunod-sunurin? Mula sa pinakamababa hanggang pinakamataas. Or inis, yamot, puot, galit, sukla, muhi. O paano mo naman yan pagkakasunod-sunurin? So basically sa panitikan, sa paglinang ng talasalitaan, pwedeng gamitin yung clining. Kahit sa English, sa literature, pwedeng gamitin yung clining. Pagpapasunod-sunod ng mga kahulugan ng salita, depende sa degree ng intensity.
You can do semantic mapping kung stories, di ba? Character mapping, character web, Venn diagram, walang kamatayang imping negro. Gumawa ng Venn diagram tungkol kay Impen at saka kay Ogor. Walang kamatayan yan. 1-minute essay, pwede rin. Slogan making, letter writing, pagsulat ng liha. Kung si Rizal ay buhay pa ngayon at alam niya na, at alam mong nanganganib siya sa kanyang unang pag-uwi, anong may papayo mo sa kanya para makumbinsi mo siyang hindi muna umuwi sa Pilipinas dahil matindi ang epekto ng kanyang nobelang No Limit Angere sa Pilipinas at sa mga praling naririto? Paano mo siya kukumbinsihin huwag munang umuwi? Parang ganun. So letter writing, parang may application na, may valuing na, na pinagsama-sama. Okay? Mga mungkahing gawain lang yan. So next, ito yung mga sagot o answer key. Kung objective type, you can use, put answer key o mga tamang sagot o mga sagot sa tanong. Pero kung mga objective naman, kahit wag na. So mga optional lang po ito. Halatang ayaw ko talaga sa mga answer key, ano. Anyway, after that, ito na ang number 12, panungatang pagsusulit. Pang o tinatawag na criterion post-test. Mas madaling isa ulo yung pangwakas na pagsusulit o pangwakas na pagtayang pagsusulit na ibinibigay rito upang masubok kung gaano ang natutunan ng mag-aaral sa kanyang pag-aaral ng module. May tanong nga ako doon sa eskwelahan namin, ang pinagagawa ba nating pre-test at post-test, dapat pareho ba ang items? May nagsabi sa akin, oo. May nagsabi hindi. Ano ba talaga? Kaya napag-isip-isip habang ginagawa ko yung material na to, habang iniisip ko yung isasabihin ko sa inyo mga kaibigan, ang pwedeng sagot doon, tama nga naman sila. Oo at hindi. Mga nalito kayo, paanong pwedeng pareho, pwedeng hindi. Ibig lang sabihin ng pareho, pareho in the sense na hindi eksaktong word for word, parehong question. No, hindi pareho dapat, hindi dapat magkapareho ng tanong, pero parehong skill ang lilinangin. So pwedeng ibang, halimbawa, tinanong mo sa number one, sa pretest mo kung sino ang nakatatan ng kapatid na babae ni Rizal, siyempre sagot doon si Saturnina. Sa post-test, wag mo nang ulitin. Hanap ka ng similar question na pareho ang skill na susukatin, knowledge lang naman, at saka recall, tapos tungkol din sa kapatid. Itanong mo, sino ang panganay na kapatid? O sino ang nag-iisang kapatid na lalaki ni Rizal? Siyempre, sagot doon si Pasiano. So magkapareho na hindi. Magkapareho in the sense na pareho ang skill na tinutuhog, hindi naman magkapareho sapagkat magkaiba ng tanong. So sana naging malinaw at sana hindi kayo nalito sa aking paliwanag tungkol doon sa tanong na dapat ba ang pretest at posttest ay magkapareho? Oo at hindi. Oo, sapagkat dapat pareho ng skill. Siyempre, yung pretest, it must cover the entire course. Likewise, yung posttest, it must also cover the entire course. Kaya technically, dapat yung skill na sukatin nila ay pareho din. Magkaiba lang po tayo ng pagpapabricate ng question, magkaiba lang ng, you know what I mean. Diba? So basta, hindi siya eksaktong word for word kapareho. Pareho lang ng skill, but not the item itself. Understood na? Okay, syempre, after po ng pagsusulit, ito yung halimbawa ako. Ayan. Ngayong nakikipag-usap ulit po ako mga kaibigan. Ngayong natapos mo nang basahin ang lahat ng aralin at nagawa mo na rin ang lahat ng pagsusulit at gawain, oras na upang sagutin mo ang huling pagsubok. Ito ang susukat sa lalim at lawak ng iyong kabatiran at kaalaman sa buhay at mga akda ni Rizal na pinag-aralan mo sa module. Basahin lamang ng maayos ang bawat item at bilugan ang titik ng tamang sagot. So nagsimula ulit ako sa knowledge. Yan ano. So ang pinag-alaya ni Rizal ng kanyang ikalawang nobela, siyempre, yung bursa ang sagot. Anyway, so yun. Ang ginaganda mga kaibigan sa pagsulat ng module, alam niyo po ba kung ano? Mas lalo pa nating namamaster yung subject matter natin. Parang hitting two birds at the same in one stone, di ba? So, nakagawa na tayo ng kagamitang panturo, na-master pa natin. Nadagdagan pa yung mastery natin sa ating leksyon, sa ating asignatura. Okay? Next. Yan na naman siya. Dapat may keto correction ang post-test. Bago po ito, meron dapat kayong pangusap na binabati kita, nasagutan mo na ang lahat ng pangusulit, blah, blah, blah. Isa kang mahusay na mag-aaral. Bala na po kayo mag-create ng sentences. Basta dapat malikhain. Dahil nasagutan mo na at magaling ka, sa susunod na pahina, makita mo ang mga tamang sagot at malalaman mo kung gaano kataas ang iyong mark. Parang ganon ang dati.
And susunod, ito huwag kalimutan, pagpapahalaga. So valuing or pwede rin evaluation. Kasi parang self-valuing and self-evaluation ng bata. Nakatulong ba ang module sa katuparan ng layunin? So pwedeng itanong mo ulit, yung mga statement mo doon sa naalala nyo yung learning outcomes, all of them were written in statement form, in declarative sentence. Pagdating po dito sa valuing or sa evaluation, you can convert them into an interrogative one. Diba? Gawin mo po siya mga pangungusap na patanong. Yung mga pangungusap na patrol na naroon sa learning outcomes. So sabi dito, lubusan mo na bang nakilala ang pambansang bayani at ang mga taong naging bahagi ng kanyang buhay? Pa-reflect yung sa nalaman ko, sino na nga yung best friend niya sa pangsulat? Ah, si Blumenthal. Parang ganun, mag-reflect siya. Natukoy at naipaliwanag mo na ba ang mensahe ng kanyang mga akda, lalo na ang kanyang mga tula at nobela? Naipaliwanag mo na ba ang mahalagang kaisipang nakapaloob sa kanyang mga akda bilang mahalagang kontribusyon sa larangan ng panitikang Pilipino? So lahat po yun. Basta lahat ng nandoon sa learning outcome, you will convert them into interrogative sentences. Yan po ang ilalagay natin sa pagpapahalaga as a sort of self-valuing and self-evaluation ng ating mga. Okay? Next po. Uy, malapit na ako matapos. It's 3:07 mga kaibigan. Kung meron po kayong tanong, ay ipagbigay alang lamang po sa kinauukulan para kung sakali mang pwede kong masagot, ay sasagutin po natin. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina, since hindi naman po natin talaga sa ulado ang lahat ng bagay, walang monopolyo ng karunungan, ikang we must include the list of references, ang listahan ng sanggunian. Parang research ang dating. Pero ganun talaga eh, dapat meron. Pinasunod-sunod na entry ng mga babasahing ginamit sa paglalahad ng mga aralin. Even yung mga kinuha mo sa internet, even yung mga kinuha mong pictures na kinuha mo sa Google Images, kasi mamaya may mga mong kahit tayo na maglakip ng mga larawan, maglakip ng mga clip art, kung saan yung kinuha mga kaibigan, huwag yung kalilimutang ilagay sa listahan ng sanggunian. Okay? Ito po yung akin lang. Mga personal, next po tayo. Malapit na po tayong matapos. Mga personal na mungkahi, gawing nakakatawag pansin ang daloy ng module. Mas mainam kung ito ay tila nakikipag-usap lamang. So nabanggit natin kanina. Parang conversational lang ang dating. Parang yung mga bata, hindi rin sila mabore sa pagbabasa ng ating module. Kasi parang kung puro word, parang gray o parang sea of text ang nandyan na nakikita nila. Kahit sino naman, di ba? Mabubore. Pero kung may mga pa-drawing effect ka, siyempre dapat may kaugnayan. Ako naisip ko, ilagay din yung mga picture, mga babae ni Rizal, ito yung picture ni Segunda Katigbak. Kaya hindi rin ako sure kung Segunda Katigbak yun. Malala ko matigbak niyan. Or si Nelly Bosted or si Josephine Bracken. Ibinabalidate ko pa kung tama bago ko ilagay. Kasi mahirap naman na maghula. Yung itsura ni Segunda. Bakit nagustuhan ni Rizal? Dapat makita yung larawan. Parang gano'n. So yun, next. Ito yung sinasabi ko. Lakipan ng mga angkop na larawan, graph, karikatura, caricature. Mahilig ka rin naman mag-drawing, bakit hindi? Dialogo at iba pang balikaing sangkap upang mas maging kahali-hali ng pag-aaral ng module. Parang same, o strategic intervention material. Yung mga elementary teachers, grade 3, grade 4, bakit hindi nyo gamitin si Dora? Total Las Quatsera din naman siya, si Dora the Explorer. Si Dora yung pangunahing tauhan, mula sa title page, nandun na si Dora, naglalakbay sa iba't ibang bahagi ng module, siya yung nagsasalita, may dialogue si Dora, siya nakikapag-usap, parang ikaw yung nagkapag-usap, pero ipinersonify mo si Dora bilang paraan ng pagtuturo sa bata para sa paglilipat from one page to another. Siyempre, hindi na yun angkop sa college. So, depende. Sino lang gagamitin mo kung hindi si Dora? Mag-isip na po kayo kung college teacher kayo na mas matatawag ang pansin ng ating mga kabataan. So, gumamit. Next po. Gumamit ng higit sa isang sanggunian sa pagsulat ng mga aralin. So, hindi lang isa. Kaya ako bumila ako ng iba't ibang kailang puro talaga English. Lahat halos English. Pero anyway, mga sanggunian tungkol kay Rizal. Ganun din po kayo. Hindi lang isa. Diba? Several. Several, parang research din. Hindi lang po isang nilalagay natin dyan, kundi maraming mga sangguni. Okay? Next. Gawing iba-iba o may variety dapat ang mga gawain sa bawat aralin upang hindi pa ulit-ulit at nakababagot ang pag-aaral ng mga bata. So may variety. Paano mo sisimulan ang aralin 1? Paano mo sisimulan ang aralin 2? Anong preliminary activities sa aralin 1 na iba sa aralin 2 hanggang ako? Aralin 13 talaga sa ako. So yun. Dapat may variety. You know? Para hindi sasabihin ng bata, yun naman to.
fill in the blanks na naman, nakaka-boring naman talaga. Parang gano'n. Ano. Sa post-test, natural, may structure. Pero sa ano, maging maluwag tayo sa pangganyak doon sa pre-activity, preliminary activity, maging maluwag po tayo sa pagpili ng iba't ibang mga engaging activities, iba't ibang nakatutuwang mga gawain. Next, pwede rin, laki pa ng mga salawi kain, kasabihan, bugtong, palaisipan, tula, awitin at iba pang sangkap ang panimula ng bawat aralin upang tila nanggaganyak ka pa kaparin kahit wala ka sa loob ng silid-aralan o wala sa silid-aralan ang mga. So you can use that. Pwede nga yung mga bugtong bilang panghuling gawain. Pwede nga doon sa mga elementary. Next, kung maaari ay gumamit ng mga angkop na larong pangwika sa pagsisimula ng bawat aralin, maging malikhain sa paglalahad ng aralin. So nabanggit na po natin yan kanina. So yun, bilang kabuuan mga kaibigan, nice kong ihatid sa inyo para sa akin kasi ang pagtuturo ay isang profesyon, isang bukasyon, at higit sa lahat, ito ay buhay. Kaya sabi mo nga, 12 years na ako sa pagtuturo, never pa ako nagsasawa. Napapagod, yeah. Pero lahat naman tayo napapagod, diba? At kapag napapagod, magpahinga. Huwag titigil. So I'm enjoying my tinatawag kong craft sa loob ng silid-aralan. So ito po yung mga estudyante ko. Noon at ngayon, ay ngayon pala rin ko pakilala. Noon, pinagtatalumpati ko sila. Ayan, tingnan nyo. Sikat nung larawan, mukhang mga baliw. Kasi yung teacher ganun din, ni Birola. So may mga nagmonolog na parang mga diwata, parang ganun. So, nahalis na po sila, mga future education, mga future teachers. They are education students. So yun. Ito nung gusto ko rin i-share kasi ang ganda ng sinabi ni Dr. Josette Talamera Bio. Bilang pang-wrap up na lang ng ating napag-usapan ngayon, sabi ni Ma'am Bio, teaching is not a lucrative profession. It cannot guarantee financial security. It even means investing your personal time, money, and resources. Sometimes, it means heartaches, disappointments, and pains. Yung minsan na mababang score, di ba? But opening the minds of children and touching their hearts give me joy and contentment which money could not buy. There are the moments I teach for. These are the moments I live for. Ang ganda. Nakakakarelate ako niyan mga kaibigan. English. Pero naitindihan ko naman kahit paano. Ang ganda basta. Okay. Ito pa. Oh, may pa. May. Ito po mga LPT na po ito mga estudyante ko ngayon. Estudyante ko sila sa Panitikan ng Pilipinas nung second year sila. But now, most of them, if not all, are already licensed professional teachers. Ito yung aking 29th birthday yata. Ay, may nakalagay 30. Hindi ako makakasinungaling. Okay. A teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. Di ba? Ang ganda. Ito pa, mga major, ang aking pinakamamahal na major, Filipino majors. Most of them are teaching already. Yung iba nga magtatapos na sa masteral, shout out po mamaya sa mga Filipino majors ng Katanduan State University. Mahal na mahal ko po kayo. Nox. When you decide to become a teacher, your life forever changes. You will be thinking about the children you teach not only while in the classroom but also while you are at home. That's because you care so much. I really care so much. Okay. Ito pa. Ito mga estudyante ko sa high school na ngayon ay college na. Ito namang nasa baba. Education students na ngayon ay mga LPT na rin. Tingnan nyo, no? So you laugh, you cry, sabi dito, teaching. You laugh, you cry, you work harder than you ever thought you could. Someday, you're trying to change the world. And some days, you are really just trying to make it through the day. Your wallet is empty, right? Your heart is full. And your mind is packed with memories of kids who have changed your life just another day in the classroom. Oh, I miss the classroom, mga kaibigan. And finally, last na ba ito? Hindi pa. Second to the last. My IT students and my masteral students, nanonood po sila ngayon. Okay. Students don't need a perfect teacher. Students need a happy teacher who's gonna make them excited to come to school and grow a love for learning. Diba? And finally, my goal as a teacher tayo para tuloy-tuloy lang ang buhay natin sa maliit na mundo ng silid-aralan. Para tuloy-tuloy lang, ang ating goal is not to be better than anyone else, but to be better than I used to be.
So yun lamang po mga kaibigan, marami pong salamat. Kahit pala mag-isa, nag-enjoy po ako sa pagbabahagi ng aking munting kaalaman sa paghahanda ng kagamitang panturo. Nga pala, shout out sa aking mga Filipino major, sa first batch na nahandilan ko, sa batch na May Antonio, Maureen Panin, George Valoy Orgaya. Sila yung manalala ko. Sorry sa iba. Pero including their classmates, hanggang Canada, kay Nikki Talier, gano'n. Shout out din po sa aking majors na sumunod po sa kanila. Sina John Allen Sarmiento, na teacher na sa SABS, Alan J. Madrid, na militar ngayon, Geraldine, Cel, Rosel, Templo Nuevo, Myra, ang isa paborito kong magaling na estudyante, si Jaime Amante na malapit nang magtapos ng Master Rally, kinararangal ko kayong lahat sa inyong mga naabot sa buhay. Siyempre, yung isa pang paborito ko, no? Siyempre, yung mahilig sa food trip, Ayla, Daniel, Sarina, April, Lian, Shelo, Jay, si Andrew, si Magilin. So yun, mga kaibigan, sila yung aking mga Filipino majors na aking pinakamamahal mula noon ngayon, bukas at magpakailanman. Nirisa Laguda, hello po. Isa rin Filipino major. Lonit, hello Lonit. Sa co-teacher ko po na nanonood, si Ma'am Romilin Govela, ma'am, hello po. Sa mga estudyante ko dati, Ma'am Sheena Maitris Manyo, sa mga nag-PM sa akin, hindi ko pa nakikita yung mga PM ninyo. Mamaya na lang po ako sasagot. Nanonood din yata yung aking dating estudyante sa Master's BU, si na Jessa Napay, hello. Mark Quinto, hindi ko naging estudyante, co-teacher ko, Mark Christian Sebastian Quinto, idol. At sa iba pang mga naging estudyante ko sa Bicol University at sa Catanduan State University. If ever po may mga tanong, may i-PM po daw sa akin. Sorry. Ito yung unang tanong na sasagutin natin. Wait lang. Okay. Scroll po muna. Mula, sabihin ko po ba yung pangalan? Hindi na siguro. Ano? Syra Aragano. Sir, pwede po bang walang pretest? Mahirap namang wala. Dapat meron. Kasi parang yun ang paraan para masukat natin yung prior knowledge sa mga estudyante. So itong tinatawag mong alternative lang po, halimbawa suggestion, alternative sa mga activity, pwede po, it is considered a pretest. Okay lang po yun, mga kaibigan, Miss Cyrene. So pretest pa rin po yun kasi susukat ng dating kaalaman at it will capture the entire course, the entire subject matter. Pretest pa rin po yun kahit na hindi siya multiple choice. Sabi ko sa inyo kanina, pwede naman kahit hindi multiple choice, kahit iba-ibang variety, magkaroon ng variedad sa pagsasagawa ng mga gawain. From Rachel Serit, ano po ang difference nito sa SIM o strategic intervention material? Ang SIM kasi parang programa siya ng DepEd na intended lang para sa mga low-performing students. Kaya nga tinatawag na intervention, hindi instruction. Ano? SIM means strategic intervention material. Intervention means panlunas, di ba? Para sa mga mahina, di ba, mahina sa aspekto ng pandiwa, gagawa ka ng material na tinatawag na SIM na may mga activities din but intended only for those who are slow learners. But modules, katulad ngayon, are for all. Di ba? Sa lahat ng estudyante natin na nasa bahay. Ma'am Ana San Jose, Doc, natutuwa po kami sa paraan ninyo na pagtalakay. Thank you po. May nasasuggest po ba kayo na sa aming mga bagwang guro na simula pa lang ay COVID agad? Ang kinakaharap namin, salamat po. Masasuggest ko continue doing like this, continue attending webinars kasi ito ay paraan ng pag-update ninyo. Bagamat baguhan kayo, meron kayong makukuha din na dagdag. Diba? So yun, patuloy ang pag-aaral, patuloy ang pagbabasa. Kasi sabi ko sa inyo kanina, as a teacher, we never stop learning. We continue to learn every single day. Diba? So ang pagdalo sa kanitong mga webinar ay isang paraan upang ma-update po tayo. At yung pagsulat ng module, despite na may COVID-19 tayo, ay isang paraan upang hindi maparalisa yung pagtuturo natin, may ipadadala tayo sa mga bata. Sino ang nasa arrangement na ng school kung sino ang magpapapotocopy, blah, blah, etc. Ang ano kong amukahin ko nga, pwede nga PDF, i-upload lang. Sa Messenger, kaya ang PDF, kanya-kanyang download ng mga bata. At least hindi araw-araw mag-online sila sa ganung paraan. Paka mag-online lang ng isahan, paka-download ng PDF, o di, nasa mga phones na nila o nasa mga laptop na nila, kanya-kanya lang sagot. So, ganun.
Sir Vincent Jose Rivera. Sir, may masasuggest po ba kayo sa paraan kung paano namin mamomonitor ang aming mga estudyante sa PE, PLE, naku, at iba pa. Wala po kasi silang cellphone. Mahirap po i-monitor ang ganyan. Maliban na lang po talaga kung magbibigay po kayo ng soft ay ng hard copy ng module na i-mail o kaya ipadadala, ipiprint po ninyo na sa mga eskwelahan, siguro makakaya naman na may mga MOOE ng mga eskwelahan natin pang pa-photocopy ng mga module, ipapadala po natin sa mga bahay-bahay ng mga bata. Hindi naman natin kinakailangan i-follow up sila araw-araw. Pwede nga, kumbaga by term, halimbawa after ng periodic, kumbaga after ng term, saka lang midterm, i-follow up, finally, dalawang beses lang siguro natin i-follow up. Hindi araw-araw kasi nandun na sa module yung follow up. Yung mga activity na yun na may pakikipag-usap ka ay follow up na sa kanila. So yun ang pinaka, para sa akin, pinaka feasible is to have the module photocopied or printed and then give them, medyo mahal, magastos. Pero may mga parents naman siguro sa tingin ko na willing din na mag-contribute ng, para sa mga bata na pampa-photocopy rin ng module. Para sa akin. Madam Paloma de Vega, Doc, salamat po. Salamat din po at wala pong anuman. Ano po ang maitutulong namin sa mga magulang na hirap po tungkol sa pagtulong sa kanilang anak? Anong ibig po sabihin na hirap sa pagtulong? Kasi yung module po ay self-learning. Pero pwede naman, di naman natin makukontrol pag nasa bahay na sila. Tutulungan tayo ng ating mga magulang, ng mga magulang ng mga bata na iproseso yun nandun sa module. Okay lang naman po yun. Pero siguro ang tanong ni Ma'am Paloma de Vega, what if yung mga magulang din, kasi meron din mga hindi nakakabasa. Siguro yung mga kapatid, mga pinsan. Pero ang pinaka-minimum na rin po talaga, make your learning material, gawin po yung inyong kagamitang panturo na kayang pag-aralan ng mag-isa ng bata. Yun po ang pinaka-minimum dyan. Kayang pag-aralan ng mag-isa ng bata. So yun. At syempre, pwede man ilagay sa module na kung gusto yung sa tulong ng mga magulang doon sa paglalarawan, sa overview, ang module na ito ay pwedeng pagtulungan ng mga magulang, parang gano'n. Kaya lang syempre, pag gano'n, dangerous din kasi baka sabihin ng bata, Ma, ikaw nang gumawa nito, marunong ka naman, teacher ka naman, Ma, ikaw nang sumagot nito. Ma, si ate, di ba, tapos na rin ang result, siya na rin. Parang dangerous din. Medyo nakakaano din, medyo mapanganib din na hindi nagawin ng bata yung kanyang responsibilidad. Kaya yung mga panuto po, linawin po natin na para ng saisahan, pwedeng hingin ang tulong ng magulang, pwedeng hingin ang tulong ng kapatid. Parang depende po sa atin. Basta make sure lang na babalik po tayo sa katotohanan na dapat may matutunan po yung bata. Meron pa po ba? So yun, maraming salamat. Wala na po. Okay, thank you very much po sa lahat ng nanood. Lahat ng nakinig, nakaka-excite. Kahit mag-isa ko dito sa kwarto ko, na-excite ako. Alam ko nakikita nyo ako, di ko kayo nakikita unfair, di biro lang. Pero sana ay may natutunan po kayo sa akin. And sana hindi po tayo magsawa. Okay lang mapagod. Magpahinga. Pagkatapos magpahinga tuloy-tuloy sa ating pagtuturo kasi hawak po natin ang kinabukasan ng kabataan. Tayo po ang humuhubog sa kanila. Tayo po ang lumulunas ng kamangmangan. Kaya huwag po nating bibitawan ang profesyon, ang bukasyon, at ang buhay na ito. Yun lang po mga kaibigan. Maraming salamat. Hanggang sa susunod po nating pagkikita. Huwag po kalilimutan, i-add po ako at saka i-subscribe naman po yung aking channel, Prof. J. Academy. Maraming salamat. Bye-bye.